Hello, o subscribe rito. Ayon sa latest medical bulletin na inilabas ng Santa Ana Hospital, nawawalan na po ng pang-amoy at panlasa si Mayor Isko Moreno sa kanyang ikalimang araw ng confinement sa Santa Ana Hospital. Ngunit, nireport din naman po ni Dr. Grace Padilla, ang hepe ng Santa Ana Hospital, na maganda pa rin ang appetite ni Mayor. May minimal body pains din na nireport. At sa ngayon, wala man pong pain relievers na tinitake si Yorme. Ayon kay Dr. Padilla, he is comfortable and well rested. Vital signs continue to remain stable. Natapos niya na po ang kanyang blood test at kanyang mga chest x-ray. Wala naman pong significant findings, so lahat po ito ay normal ayon sa ating Santa Ana Hospital Director. So dito po makikita natin, base po sa report na ito, sadya po talagang marami na ang naku-confine at patuloy na dumadami. Kung mamarapatin po ninyo, may papakita po akong x-ray sa inyo. Pakita natin yung x-ray. Ito pong x-ray na ito, ito po yung normal na x-ray. Ito po, yan. Okay. Dito po sa inyong bandang kaliwa, nakikita ninyo yung maitim, no? Ibig po sabihin yan, kaya maitim yan, hangin po yan. Maganda po. Normal po na x-ray yan. Hula, ay, nakasulat na pala eh. Pahuhulaan ko sana. Ayan po yung x-ray ng ating Yorme. Ayan. Mabuti na lang po. Alam niyo mga batang Maynila, napakaswerte rin po talaga ni Yorme dahil po nabakunahan siya. Ayan po, fully vaccinated po si Yorme. Kahit po tinamaan siya ng COVID, makikita po ninyo na ang kanyang x-ray normal na normal. As compared po, no, dun po sa mga naku-confine sa ating mga ospital, sa ating anim na ospital at sa ating field hospital, kadalasan po, ganyan po ang itsura ng x-ray nila. Nakita ninyo, hindi po talaga itim na itim lahat, may mga puti-puti po yan. Yan po yung tinatawag na mga pneumonia infiltrates o infection. So nakita nyo po yung diferensya? Ayan po. So, mapalad po ang ating Yorme sa kabila po ng kahit nagka-COVID siya at hindi po siya umabot ng magkaroon ng pneumonia. Okay? Yan po yun. At syempre po, pakita natin yung graph. Base po dito, sa anim na ospital, sa kanila pong admissions, ayan po, nakita ninyo yung percentage, no? Ang laki po ng porsyento ng mga admitted natin, nasa 59% po sa kanila. Ayan po yung pula. Ibig pong sabihin yan, yan pong mga unvaccinated na yan, yan po yung karamihan na naka-confine po ngayon sa ating anim na ospital at sa ating pong field hospital. Okay, so, ayan. So, napakahalaga po talaga na magpabakuna tayo. Si Yorme, fully vaccinated naman, pero bakit nagka-COVID pa rin siya? So, ano ba yung scientific explanation regarding that? Hindi nga po, kada bakuna natin may certain efficacy na tinatawag, no? At sabi nga po dito, wala namang nagsabi na 100% yung efficacy nila o 100% na totally magbibigay ng proteksyon. So nagkataon po, good thing nga lang po si Yorme, fully vaccinated siya. At sabi nga po, lahat po naman ng mga brands na bakuna, wala naman pong nagsasabi na pag nagpabakuna kayo ng brand na yon at kayo ay fully vaccinated, na hindi na po kayo tatamaan ng COVID. Ang sinasabi lamang po, dito po sa mga pag-aaral na ginawa ng kada brand ng bakunang ito, kung ikaw ay tatamaan o dadapuan ni COVID-19, garantiya po na ikaw ay hindi hahantong dun sa tinatawag na critical o severe cases. So yun po yun. Yun po yung kaya po napaka-importante na magpabakuna kayo. At kaya nga nang sabi ko, hindi guarantee, no, na bakunado ka, hindi ka tatamaan. Siyempre, iba yung pag-iingat pa rin. Observe health protocol, mag-iingat, wash your hands, no? Kung wala namang gagawin sa labas, manatili na lang sa bahay, iwasan muna yung kumpulan, no? So, pinakamaganda pa rin, protektado ka ng bakuna, at the same time, nag-iingat ka sa iyong sarili dahil yung mga nagtatrabaho, ang iyong pag-iingat, pag-iningatan mo ang sarili mo, parang iningatan mo na rin ang inyong mga mahal sa buhay. Para naman po sa ating, di po ba dito po sa ating mga ospital, alam naman po natin ang ginagamit ngayon na napaka-in-demand na gamot, ito pong tocilizumab, no?
Ang pamahalang lungsod ng Maynila, noon pa man po sa tagubilin po ni Yorme at ni Vice Mayor Hani, naghanda na po sila, no? Kaya nag-purchase po ang city ng mga gamot gaya ng tocilizumab at remdesivir. Kung kaya't ngayon po, mayroon po tayong supply, no? At marami na po tayong mga kababayan, hindi lamang po dito sa lungsod ng Maynila, ang nanghihiram o nanghihingi ng tocilizumab at remdesivir. Kung makikita po ninyo dito sa inyong screen, marami po kadalasa, ayan, no, galing po ng Bulacan Medical Center, 19 na po, na so tocilizumab ang naipahiram natin sa kanila, sa MCU, San Lazaro, at iba-iba pa pong mga ospital. Yan, hindi lamang po dito sa Metro Manila, meron din po sa Bacoor, meron din po sa Imus, meron din po sa Parañaque, Taytay, okay, Pasig, sa Cagayan Valley, meron din pala, no? Meron din po tayong mga taga Malolos Provincial Hospital, meron din po sa Region 1 Medical, Dagupan City, no? Ayan po. So makikita po natin na talaga pong nangangailangan po ang ating mga kababayan dahil po sa kanilang pagkakakonfine sa ating mga ospital. Sabi ko po, dun po sa mga nagtatanong sa akin, dahil nga po natulungan natin, nabigyan po natin ng tocilizumab, ano daw po ang paraan para daw po maibalik o masuklian yung ginawa nating tulong sa kanila. Sabi nila, gusto daw po nilang mag-donate in cash. Sabi naman po ni Yorme, kung talaga pong gusto ninyong mag-donate, pwede naman po, ilagay lang po ninyo City of Manila, no? At i-check-in nyo na lamang po, nang sa ganun transparent po tayo, diretsong papasok po sa City of Manila. Hindi lamang po yung mga kababayan natin, saan man po kayo, kung meron naman po kayong extra, o kung meron naman po kayong talagang hangad na tumulong, ito po yung paraan. Isa sa paraan po ito, dahil nga po sa sobrang dami ng nangangailangan ng gamot na ito, pwede po kayong magbigay ng inyong donasyon. Gaya nga po ng sabi ko, i-check-in nyo na lamang po dito po sa City of Manila. Ito pong lahat na matatanggap natin na donasyon, rest assured, babalik po natin ito sa pamamagitan ng pagbili pa ng maraming gamot na tocilizumab. Para naman sa ganun po, ay napapalitan po yung supply natin. At nang sa ganun, mas marami pa po tayong matulungan, hindi lamang po dito sa Manila, hindi lamang po dito sa NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. Kung meron po, welcome po kayo. Habang meron po kaming gamot, bilin at bilin po ni Yorme yan. Importante po sa kanya na makatulong at makapagpagaling ng mga tao na dinapuan ng COVID-19. Okay po? Alright. So, pumunta na po tayo sa ating vaccination report of the day. Sa araw pong ito, Friday, nagbabakuna pa po tayo. Nagsimula po tayo kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamaya pa po yan, alas 7 ng gabi. So, as of 5 p.m, kung may report na tayo, nakailan na ba tayo ngayon na nababakunahan? Meron na ba tayo yung report natin? Ayan, okay. So ngayon po, 5 ng hapon, no, makikita ninyo sa inyong screen, nakapagbakuna na po tayo ng 23,687 na first dose. So patuloy po yan. At syempre po, bukod dyan, nagbakuna rin po tayo ngayon ng second dose. Nakailan na ba tayo ng ating second dose ngayon? Yan! Okay, kabuuan ito, no? Yung, ito na po yung kabuuan natin para po sa kaalaman ng lahat. Sa mga kabuuang individual na nabakunahan ng first dose, nasa 1,162,973 na po tayo. At ito po, tumaas na po yung nabigyan natin ng second dose, nasa 714,032 na po ang mga individual na nabigyan ng first and second dose, meaning ganap na bakunado na po sila. So sa kabuuan, ang bakuna na po na na-deploy dito po sa lungsod ng Maynila ay nasa 1,838,198. So ilan nga po ba ang kailangan natin dito sa City of Manila para ma-achieve ang herd immunity? Sige nga po, kung matatandaan ninyo. Okay. Hindi po. Sige, sabihin ko na, no? Gaya nga po ng sinabi ko kahapon, para po sa mga edad na 18 pataas, na nasa 1.4 million, pag kinuha po natin ang 70% niyan, ang dapat po nating ma-achieve ay nasa
970,000. So tuloy-tuloy po tayo.